Hello, ako po ay si Noime Whitehead. Aki pong babasahin ang panimula ng aklat na sinulat ni Maurice Barratt na pinamagatang Maari Bang Tumayo ang Tunay na Mga Kristiyano? Libo-libong tao ang sumunod kay Jesus sa panahon ng kanyang tatlong taon na ministeryo. Ngunit siya ay hindi interesado sa mga tagasunod. Siya ay naghahanap ng mga alagad, mga tao na maaari niyang sanayin at turuan sa pamamagitan ng nakatagong paraan o talinghaga, ang mga lihim na darating sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ng isang tao. At ayon sa sinasabi ni Jesus, ito ay hindi darating sa pamamagitan ng pagmamasid. Ito ay palaging kondisyon ng puso. Nang sinabihan ni Jesus ang mga tao na sumunod sa Kanya, ito ay palaging pagkatapos na isinaysay niya ang mga halaga nito, na kung saan ay upang iwanan ang lahat, tanggihan ang kanilang mga sarili at pasanin ang kanilang krus. At pagkatapos naganap nila na nauunawaan ang magiging halaga. Ang mga alagad na personal na Jesus na sinanay ay nakakaunawa ng halaga. Dahil iniwanan nila ang lahat at sa Gawa Kabanata 6, sinasabi na ang mga kalalakihang ito ay binaligtad ang mundo mula sa taas pababa. Ito ay hindi pagyayabang ng mga apostol, ngunit isang pahayag mula sa kanilang mga kaaway. Ang ating lipunan sa bandang kanluran ay naglalaman ng milyon-milyon na ebanghelyko na Kristiyano na nagsasalita ng wika. Sinasabi nila na mayroon silang kapangyarihan katulad ng sa Diyos na kung saan mayroon ang naunang mga apostol. Subalit ang lipunan ay nagiging mas walang Diyos at ito ay mabilis na nangyayari. Ang simbahan ay tila na wala ng kanyang kapangyarihan upang ihinto ang pagkabulok nito. Wala akong problema sa kalagayan na ito kung ang simbahan ay inoosig. Ang simbahan ay liwanag ng Diyos. At ang mundo ay tiyak na nasa kadiliman. Hindi tuma sa simbahan sa lahat ng paraan. Gayunman, ang mga simbahan ay tila sa pagpapala, nagiging lalong kasangkot sa sistema ng mundo at mabilis na naging katanggap-tanggap sa mundo. Ako ay nasa ilalim ng Pentecostal Evangelical na pagtuturo sa loob ng 45 taon mula sa narinig ko si Nelson Parr, isang tagapanguna ng Pentecostes. Sa edad na 7, sa loob ng kasaganaan, positibong panindigan at kaharian na ngayon ay doktrina. Ngunit sa 90 taon mula sa pagbubuhos nitong Pentecostes, ang ating lipunan ay ginagawang legal ang pagpapalaglag, homoseksualidad at pangkukulam. At ang ating pamahalaan ay tila walang sagot sa karahasan, pornografiya at pag-aabuso sa droga. Ang mga ito ay ang mismong mga bagay kung saan hinahatulan ng Diyos ang isang bansa. Tiyak na ito ang panahon upang tingnan ang ating pagiging Kristiyano at dapat maunawaan na ang kaloob ng banal na espiritu ay hindi kailanman maaaring gawing banal ang isang tao o mga tao. Tanging ang bunga ng espiritu o ang katangian ng Diyos ang siyang makagawa nito at magbago ng ating pag-uugali mula sa pag-uugali ni Adan patungo sa katangian ni Kristo. Binubuo ang ating mga regalo habang ang ating mga bunga ay nabubulok. Hindi ako naniniwala na ang ating kaaway na si Satanas ay natatakot sa kapangyarihan maliban kung ito ay sinasamahan ng katangian. Ang ating katangian na nasa kay Kristo ay tanging bagay na hindi niya maaaring sundin. Noon si Jesus ay naglalakad sa lupa. Ang mga demonyo ay sumisigaw sa kanyang harapan. Ngunit hindi nila sinasabi, "Ikaw ang siyang makapangyarihan." Sila ay sumisigaw, "Ikaw ang siyang banal." Naniniwala ako na mayroon pa rin mga tao na naghahanap ng tunay na Kristyanismo.
Ngunit saan sila maaaring pumunta upang makita ang mga Kristiyano na talagang ipinamumuhay ang mga turo ni Jesus tulad sa itinuturo sa kanyang pangaral sa bundok? Ito ay hindi mahirap sa China o Cuba kung saan ang simbahan ay inuusig. Ngunit sa kanluran tilang napakabihira talaga. Walang bahid ng pangamba ang aking isip ng tunay na Kristyanismo ay isang makaribolusyong proseso, isang labanan laban sa kaharian ng mundong ito. Ako ay kumbinsido rin na ang labanan na ito ay nasa loob ng isang tao. Kung gawin natin ang revolusyong ito sa panlabas na panlabas at subukang labanan at ibagsak ang muda, politika, kalakal, at kahit na ang relihiyon ng mundong ito, sa ganon, natatalo tayo sa labanan para sa panloob na tao. At mas butihin, mabutihin natin magkaroon ng sandata ng kapahamakan at pumunta sa banal na labanan katulad ng ating naligaw na mga ninuno, ang mga tagapagkrusada. Ang kasaysayan ay nagpapatunay lamang na ito ay kahangalan, walang pakinabang sa kalooban ng Diyos. Ang isang saksi sa mundo ng ating pagkawalang Diyos. Gumawa tayo ng parihong pagkakamali ng ginawa ng mga alagad noon na si Jesus ay lumakad sa lupang ito. Nais nila ang pisikal na kaharian bago si Jesus dumating muli sa ikalawang beses upang maghari bilang isang hari sa lupa. Mayroong maging pisikal, panlabas na palatandaan ng panloob na labanan at ito ay walang duda. Ngunit ang panlabas na gawa o kilos ay isang maging resulta ng panloob na pagbabago. Lamang kapag kinalimutan natin ang ating mga tradisyon, doktrina na gawa ng tao at ordinansa, ang magsimula ng sariwa, tapat na pagtanggap at simple at tapat na mga turo ni Jesus, ay siyang makikita natin ang ating kakulangan ngayon. Anong isang maluwalhating pag-iisip na tayo'y maging malaya mula sa 2,000 taon na pagkahati-hati, pagtatalo tungkol sa doktrina, reformasyon at maling pananampalataya at panibagong umupumuli sa paanan ng ating Panginoon na simpleng naniniwala at gumagawa kung ano ang sinasabi niya. Tanging siya lamang ang maaaring magturo sa atin ng mga prinsipyong ito. At tanging siya lamang ang magtanggal ng kulap mula sa ating mga mata. Paano ko nararamdaman na ako ay nararapat sa paghayag ng paksang ito? O maglakas loob na gawin kung ano ang pinagsikapan ng maraming malaking eskolar at teologo sa loob ng maraming siglo? Ang tanging kong kwalifikasyon ay maaring ang personal na relasyon sa Diyos. Kahit na ginugol ko ang 2 dekada ng aking buhay sa pag-aaral ng mga aral na tinuturo ni Jesus, napagtanto ko na ito ay hindi sapat sa kanyang sarili lamang. Ang malaman ang aklat ay mahalaga. Ngunit, ang malaman ang maiakda ay mas kinakailangan. Ginugol ko din ang nakaraang 20 taon sa pagbuo ng personal na relasyon sa Diyos at natutunan ko na hindi ka maaaring magkaroon ng relasyon sa isang doktrina kahit na isang tamang doktrina. Ang doktrina ay walang damdamin at pakiramdam. Ang Diyos ay mayroon. Ang doktrina ay hindi maaaring magalit o mahahabag. Ang Diyos, ang tao, ay mayroong ganitong katangian at ito ang pinakahalagang pagkakaiba. Ang lihim upang maunawaan ang salita ng Diyos ay ang pag-unawa sa Diyos. Ang paglago ng kahit anumang relasyon ay kasukat sa oras at pagsisikap sa ginugugol nito. Noong ako ay nagsimula upang ipamumuhay ang pangaral sa bundok, ako ay nagsimula upang ipamumuhay ang pangaral sa bundok sa halip na paniwalaan lang ito. Ang aking buhay ay nagbago. Ito ay nakakaapikto ng aking trabaho, pamilya at lahat na aking nakasalamuha.
Ako ay kumbinsido na ang sinumang tao na bukas ang isipan ay makikita na ang aklat na ito ay magiging hamon sa kanilang pag-uugali, doktrina at klase ng pamumuhay. Umaasa ako na ito ay magsilbing inspirasyon upang hayaan ang krus na makaapekto sa kanilang mga buhay, upang ang pagkabuhay muli ni Jesus ay mahahayag sa loob ng kaupuuan ng kanilang buhay.